FM Storish. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na ma-inlove at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na sina Nor Janela, Ate Bing Batingber, Matt Mirabueno, Miss Miami Laurel, Ava Atinder, Los Paul, Ate Sai, Idol Marvin Maliveran at Jovanix. Mga idol, kung gusto nyong mapakinggan ng buo ang series ng ating mga kwento sa Di Katakutan Stories at sa Market TV mula Part 1 hanggang sa katapusan, paki-subscribe na din ang isa pa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation ng ating mga nakaraang kwento. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel mga idol. Pati ang ibang mga aswang na nasa paligid, unti-unting lumalayo na din ang mga ito. Napatulala ang mga kasamahan ni Nitoy, lalo na itong si Jojo. Muntik na silang mamatay sa gubat na ito. Sabi nito kay Nitoy, "Tara na Nitoy, baka babalik pa ang mga yon." Kaya agad na umalis ang grupo nila. At pagkarating nila sa kinalalagyan ng kanilang sasakyan, agad na pinaandar ng mga ito at umalis na. Pero lingid sa kalaman ng grupo nila Nitoy, may tatlong aswang ang nakamasid sa kanila habang papalayo ang nasa itaas ng puno ng kahoy. Pamilya ang mga ito ni Carding at may balak itong masama sa kanila dahil ang isa nitong anak na puruhan ito kagabi sa labanan nila ni Nitoy at muntik na itong mamatay. "Hindi kayo makakataka sa akin. Susundan at susundan ko kayo." At mabilis nang tumalon ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy papasunod nila ni Nitoy. Nang makababa na sa bayan ang grupo nila Nitoy, agad na nagsiuwian ang mga ito sa kani-kanilang mga bahay. Pero ang mahigpit na pinag-usapan nila, huwag na huwag ipagsasabi ang mga naranasan nila doon sa gubat. Baka sermon lang ang abuti nila sa kanilang mga magulang at baka hindi na sila makagala pa. Pero kinabukasan, nagulantang ang lahat ng mapabalita na inatake daw itong si Jojo sa bahay nila ng mga aswang. Habang nasa labas daw ito at inayos ang kanilang sasakyan, bigla daw na may dumaban ito na isang nilalang at pinagkakalmot na itong si Jojo. Buti na lang, agad na nakita ito ng kanyang ama at agad na tinulungan si Jojo at tumawag na din ang mga ito ng tulong sa mga kapitbahay. Sa araw na yun, agad na pinuntahan nila Nitoy si Jojo. Kasama nito sina George at Tuntong. Pagdating nila doon sa bahay nila Jojo, nagkita-kita sila doon nila Marco, Paulo, Hickson at Hendre. Lihim na nag-uusap ang mga ito. Sinabi na din kasi ni Nitoy ang mga nangyari doon sa gubat kay Tuntong. Pagkatapos, nilapitan nila agad itong si Jojo na nakahiga na doon sa kwarto nito kasama ang kanyang ina. Agad na tinignan ni Nitoy ang mga sugat ni Jojo. May mga malalalim pero kaya niya itong gamutin. Nagising na itong si Jojo kahit na nanghihina ito. Tanong na pabulong ni Nitoy, "Jo, aswang ba talaga ang umatake sa'yo? Ano ang mga hitsura nito?" Sagot naman ni Jojo sa mahinang boses, "Nitoy, sila ang mga nakalaban natin sa gubat. Sinusundan tayo." Ito din ang hinala agad ni Nitoy nang malaman niya ang nangyari kay Jojo. Matapos na gamutin ito ni Nitoy, pinagpahinga muna nila ito at muling nagpulong ang grupo sa labas ng bahay.
kailangan na nilang mag-iingat dahil sinusundan sila ng mga aswang. At hindi nila alam kung sino ang susunod na aatakihin ng mga ito. Pagka-uwi ni Nitoy, may plano na siya. Babalikan nila ang gubat. Kakausapin niya ang matanda kung bakit sumusunod pa rin ang kanyang mga kasamahan sa patag. Ang sabi nito sa kanila, pabayaan na silang makaalis. Kaya sa hapon din na yon, agad na inihanda ng tatlo ang kanilang mga dalahin at mga gamit. Sinabi na din nila ito kay Tatay Chidoro. Hindi din makapaniwala ang matanda na may mga aswang pala ang naninirahan sa bukirin ng Kanggumantong. Ang pagkakaalam niya, iniwasan ang gubat na ito na puntahan ng mga tao dahil sa mga napabalitang mababangis na mga hayop. Matapos na maihanda nila ang lahat, umalis na sila alas 4 pa lang ng hapon. Hindi na kailangan na ipagbukas pa. Baka may aatakihin ang mga aswang sa mga kasamahan nila at kaibigan ni Nitoy. Handang-handa na din ang apat. Dala ni Tatay Chidoro ang matalas nitong gulok na gawa sa tanso at dala din ni Nitoy ang buntot pagi at itak. Sumama din itong si George. Dala nito ang mahabang itak. Kahit may mga sugat ito, hindi ito inalintana ng binata. Kailangan na makasama siya at makausap agad nila ang matandang aswang. Makalipas ang ilang oras na biyahe, gabi na nang marating nila ang lugar. Agad na lumabas sila sa sinasakyang jeep na pamamayari ni Tatay Chidoro. Iniwan ito doon sa kakahuya. At nagsimula na silang maglalakad paakyat ng gubat. Nang makatawid na sila doon sa tulay, nagkarga na si Nitoy ng mga dasal at poder, pati sina Tatay Chidoro at Tonton. Pakiramdam kasi ni Nitoy, papasok na sila sa teritoryo ng mga aswang. At tama nga siya sa kanyang hinala, dahil paglagpas pa lamang nila doon sa kakahuyan at doon sa kawayanan, agad na naramdaman nila ang mga nilalang. Siguro nasipat din agad sila ng mga ito. Nakikiramdam lang ang apat habang naglalakad. May mga mahihinang angil na silang naririnig. Tumigil na si Tatay Chidoro. Nitoy, Tonton, mukhang mali yata itong ginagawa natin. Mukhang mapapasubo tayo. Naramdaman na din kasi ng matanda ang dami ng mga aswang na umaligid sa kanila. Huminto na din sina Nitoy, Tonton at George at inihanda na ang mga dalang armas. Makalipas pa ang ilang sandali, biglang napatras ang apat nang may limang aswang ang bumagsak sa kanilang harapan. Sa gulat nitong si George, muntik na niyang matagpas ito sa hawak na itak. George, wag! Ang awat ni Nitoy. Hindi ipakikipaglaban ang sadya natin dito sa lugar. Gusto lang natin nakausapin ang matanda. Sabi agad nung isang aswang, ano ang sadya nyo dito sa lugar? At tumingin ito kay Nitoy. Ikaw, di ba binalaan ka na ni Tandang Sula na hinding-hindi ka na magpapakita pa dito sa gubat? Ang tigas talaga ng ulo mo. Huwag mong ipagmalaki ang iyong karga. Dahil sa dami namin na nanirahan dito sa gubat, hindi pa rin yan sapat para kalabanin kami lahat. Ang sagot naman ni Nitoy sa mahinahong boses, pumunta kami dito para kausapin ang sinasabi ninyong Tandang Sula. May mga itatanong lang ako. Bakit sinalakay ng mga kasamahan ninyo ang isa naming kaibigan doon sa patag? Di ba ang sabi ng matanda, pabayaan na kami? Napalingon ang aswang sa mga kasamahan. Pagkatapos, sabi nito,
mapagbintang kabinata. Hinding-hindi magagawa ng aming mga kasamahan na suwayin ang utos ni Tandang Sula. At umangil ito ng napakalakas at ngumasap, pati na rin ang ibang mga kasamahang aswang na nakapalibot sa kanila. Humanda na si Nanitoy. Mukhang walang patutunguhan ang pakikipag-usap nila sa mga aswang. Pero makalipas ang ilang minuto, umalis na din ang mga ito. Pero bago umalis, sabi pa nung isang aswang, "Umalis na kayo dito sa lugar. Wala dito si Tandang Sula. May iba pa kaming mga kaanak na nakatira sa kabilang bahagi ng gubat na ito. Pag naabutan kayo, kayo ang magiging pagkain ng mga yon." Pero sabi ni Nitoy, hindi sila aalis kung hindi nila makakausap si Tandang Sula, ang matandang aswang. Yeah.